Magandang araw mga kaibigan! Muli po nating balikan ang part 8 ng ating kwento na pinamagatang Man of My Dream. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tigilan mo muna yung pangyayamuri yan sa kukumog, Liza. At baka mamaya ay maubos yan. Sabay kay Liza ni Fawn. She stopped biting her nails. Ganon kasi si Liza kapag natetensyon. Inilapag ni Fawn sa harap nila ang mainit na mga tasa ng kape. O, magpaka-addict na tayo ng tuluyan. Kape muna mga kapatid. Ah, caffeine. Natutuwang sambit ni Saida. Pumikit pa ito nang amuyin ang tasa ng kape. Makasinghot ka naman sa kape, Saida. Parang ikaw ang namumroblema, sabi ni Glazer ito. Sa kalagitnaan ng gabi, ay sinugod nila ni Saida ang bahay ni Fawn. Dapat ay sa bahay na lang niya sila tatambay. Pero dahil hindi makaalis nang basta-basta si Fawn, ay nagdesisyon na sila na doon na lang matulog sa bahay nito. Stress din kaya ako, ani Saida. Sabi ko naman sa'yo, iurong na natin ang kasal mo. Nakangising wika ni Fawn dito. Tiningnan lang ni Saida ng masama si Fawn. May kinatatakutan ka lang, ganti ni Saida rito. Kumaway si Glyza sa harap ng mga kaibigan. Girls, hello, focus, aniya. Mukhang nakalimutan na ng mga ito ang dahilan ng pagtitipon nila sa gabing iyon. Mabilis na ibinalik ng dalawa ang atensyon sa kanya. Napabuntuhin na nga siya. Alam mo, Glyza, ang sarap ni Resin niyang si Anton. Makita ko lang yan, makakatikamin sa akin. Galit na wika ni Fawn. Ito ang unang na high blood ng ikwento ni Glyza nang detalyado ang buong pangyayari sa pagharap nila ni Anton. Anton was Glyza's half-brother. Kapatid niya ito sa ama. At ito ang kasalukuyang nagpapatakbo ng Emanon. Kung pwede lang talaga siyang tirisin, natiris ko na. Pagsang-ayon ni Glyza rito. Pero ano nga ang gagawin ko? Ayokong mawala ang Emanon. Desperadang sabi ni Glyza. Seryosong tumingin sa kanya si Saida. Wala na ba ibang option? Ang labo naman kasi niyang half-brother mo. Imagine, ang usapan ninyo noon, bubuhayin mo ang Emanon. At ang buhay na ang club, bigla naman niyang ibibenta ang labo niya. And you know why? Humugot si Glyza ng malalim na hininga. Saka humigop ng kape para labanan kahit paano ang antok. Diretsong tatlong araw na yata siya na dalawang oras lang ang tulog. Dahil sa kakaisip ng paraan para maisalba ang napipintong pagkawala sa kanya ng Emanon. Kung paanong gusto kong buhayin muli ang Emanon, ganoon naman ang pagkagusto niyang bumagsak ang bar. Ang bar kasi na iyon ang dahilan kung bakit nakakilala ang nanay ko at ang tatay nila. Kaya hindi ko rin talaga siya masisi kung ganoon na lang ang galit niya. Wika ni Glyza. Natahimik sina Fawn at Saida. Alam na mga ito ang kwento ng kanyang buhay. Her family was a second family. Totoong mali ang naging relasyon ng mga magulang ni Glyza. Pero saksi siya kung paanong minahal ng mga ito ang isa't isa. Naiintindihan niya ang rason kung bakit ganoon na lang ang galit ni Anton sa kanya at sa kanyang pamilya. Iniwan ng daddy niya ang unang pamilya nito para sa kanila ng mami niya. Tinalikuran din ng daddy nito ang lahat ng yaman para sa kanyang mami. Nagsimula ito sa mababa at namuhay sila ng simple. Hanggang sa nagkasakit ito, nalugmok sila sa utang at napilitan silang ibenta ang lahat
ng naipundar ng mga magulang niya. Ngunit hindi pa rin sumapatay yon na nagtulak sa kanyang mami para lumapit kay Anton para humingi ng tulong. Mabait ang ina ni Anton. Marahil sa kabila ng ginawa ng daddy niya rito ay may pagmamahal pa rin ito sa kanyang daddy. Tinulungan sila nito. Pero sa lungat iyon sa nararamdaman ni Anton na natili ang galit ito sa kanilang ama at sa pamilya niya. May savings ako, Glyza. Baka sakaling makatulong iyon. Pag-aalok ni Saida ng tulong. Ngumiti si Glyza rito. Ano ka ba? Okay lang. Kailangan niyo yan ni Eman. Mayaman naman si Eman. Kaya niyang sagutin ang buong wedding namin. Sabi pa nito. Ang tanong papayag ka ba? Tanong ni Glyza rito. Nakita niyang gumiwi ito at alam niya. Kahit anong pilit dito ni Eman na sagutin ang buong kasal ng mga ito ay hindi pumayag si Saida. Kaya raw nitong makihati sa gastos. Kung sakali bang ibebenta natin ang Tea Fairy, kaya nung saluhin ng Eman nun? Question ni Fawn. Pinandilata niya ito. No, hindi ang Tea Fairy. Come on, Glyza. Malaki na ang value ng Tea Fairy. Kung iyon ang makakatulong sa'yo, we're willing to give it up. Diba, Saida? Nang tumango si Saida, ay nagpatuloy sa pagsasalita si Fawn. Isa pa, kaya ulit natin magpatayo ng tea shop. Kapag nakabawi ka na ulit, gawin nating investment ang Eman nun. Marahas na umiling si Glyza sa sinabing iyon ni Fawn. Alam niya na magandang suggestion iyon dahil kumikita na rin ang club. Pero hindi kaya ng kanyang konsesya na mawawala ang Tea Fairy nang dahil sa kanya. Hindi natin ibibenta ang Tea Fairy. Isa pa, kung ibibenta natin ito, paano na ang kinabukasan ni River? Ngumiti sa kanya si Fawn. I can take care of River. Kahit na, hindi natin ibibenta ang Tea Fairy. Kaya kong solusyonan ito. Maraming tanggi ni Glyza. At ano, magpapaksal ka sa DOM na pagbebentahan ni Anton ng club? Tanong sa kanya ni Saida. Halos magkasabay pang napa-ew sila ni Fawn. Ang DOM na tinutukoy nito ay si Mr. Legaspi, ang matandang pagbebentahan ni Anton ng club na sa kasamaang palad ay kursunada si Glyza. Inalok siya nito ng kasal at ang kapalit niyon ay hindi na raw nito bibilhin ang Eman nun kay Anton. Tumaas ang isang kilay niya. Over my dead body. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Maya-maya pa ay impit na tumili si Saida. What shall we do? Kung alam lang ng mga ito kung gaano siya for first rate at gusto nang sumabog ng isip niya sa kakaisip ng paraan. May naipon na siyang pera. Pero hindi pa rin sapat iyon para bilhin niya ang Eman nun sa presyong nais ni Anton. Kahit ibenta pa niya ang bahay niya, ay kulang pa rin. God, what will I do? Glyza, pukaw ni Fawn sa pag-iisip niya. Nilingon niya ito. Bakit hindi mo subukang lumapit kay Jethro? Question ito. Automatikong kumunot ang noo ni Glyza. Bakit nadamay ang isang iyon sa problema ko? Nagkibit balikat si Fawn. Naisip ko lang para kasing gusto ka niyang tulungan sa kung ano man ang problema mo. May malasakit siya sa'yo. Glyza, malay mo, siya ang sagot sa problema mo. Umiling-iling siya. You're crazy. Pero kasabay niyon ay ang pagkaalaala ni Glyza na sinabi sa kanya noon ni Jethro. Hindi mo naman kailangang suluhin ang lahat ng bigat, Glyza. I can carry the burden for you. O kaya naman, total, mayaman sa Jethro. Siya na lang ang pakasalan mo. Pikutin natin. Tapos, shotgun wedding. Pinandilata niya si Saida. Pero mukhang hindi pa ito tapos sa paglilita niya ng plano nito. Hindi ka nalugi sa kanya, Glyza. Bukod sa di hamak at times 100 na gwapo siya ay sa kay Mr. Legaspi na iyon.
Alam naming safe ka at aalagaan ka ni Jethro. He, tumigil ka nga riyan. Saway niya rito. Sabihin na natin sa Happy Boys ang problema mo. Hirit ulit si Saida. Walang magsasabi ng kahit ano sa kahit asino ng tungkol sa problema ko. Kaya natin to. May penalidad sa boses na sabi ni Glyza. Maya-maya lamang. Ang lahat ng frustrations nila ay dinaan na lang nila sa pag-video okay sa pangunguna ni Fawn. Your friend looks like a walking zombie. Hindi na napigil ang wika ni Jethro. Sino? Tanong sa kanya ni Saida. Naroon ito sa loob ng istasyon habang hinihintay si Eman na malamang ay nasa meeting kasama si Angelo. Tinignan niya si Glyza sa loob ng technical booth. May nakapasok na headphone sa tenga nito. Your friend. Sinundan ni Glyza ang direksyon ng tingin niya. Ah, si Glyza? Alam ni Jethro na may mali sa ikinikilos ng dalaga sa mga nagdaang araw. Nagsimula iyon noong ihatid nito si Emanon. Halos mapumura si Jethro nang makita ang labis na pag-aalala sa hitsura nito nang walang lingong liko na lumabas ito ng sasakyan niya at pumasok sa Emanon. And after that, she seemed to have become a different person. Pinapatay ulit ito ang sarili sa pagod at puyat. Pagkatapos ng shift nito sa Happy, ay lagi itong nagmamadaling umalis. Ni hindi na nito nakakausap ng matino dahil kalimitan ay space out ito. Anong problema ng kaibigan mo? Tanong ni Jethro kay Saida. Nabaling ulit ang atensyon ni Saida sa kanya. Shoe designer ito at mukhang iyon ang pinagkakabalahan ito habang hinihintay ang fiancé. Paano mo nasabing may problema si Glyza? Tanong ni Saida. Kumunot ang noon niya. Sa itsura niyang iyan, wala siyang problema? Eh halos isang linggo pa lang mula nang nakakabawi-bawi ang katawan niya sa pagod at puyat. Kaya na naman siya na parang walang bukas sa pagtatrabaho. Ang lalim na ng mga mata niya. Can she even drive herself? Mukhang concerned ka kay Glyza ah. Jethro, he was caught off guard. Of course, I'm concerned. Ayoko may nagkakasakit sa building ko. Masama sa negosyo. Saad ni Jethro. Tumawa si Saida. Alam mo ba, noong broken-hearted ako, doon sa first love ko, ginamit din ni Glyza sa akin ang linyang iyan. Bagay kayong dalawa. Magka-wavelength kayo. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko, Saida. May problema ba si Glyza? Tanong ulit ni Jethro. Sandali itong tila nag-isip ng isasagot sa kanya. Binaba nito ang hawak na lapis at sketchpad. Wala ako sa posisyon para magsabi ng kanyang problema. Kung gusto mong malaman kung may problema talaga yan, ikaw na lang ang magtanong. Sabi nito. Saka inginuso si Glyza. He groaned inwardly. As if naman, magsasabi ng problema yung kaibigan mo. E akala yata niyan, kalahin niya si Wonder Woman. Kinakaya lahat, sabi ng binata. Nakita niya ang pagtaas ng isang sulok ng mga labi ni Saida. Do you love Glyza, Jethro? Oh, patay kang Jethro ka. Booking. Sa halip na sagutin ang tanong ni Saida, ay muli niyang tinignan si Glyza. Nakaupo na ito na nasa kandungan nito ang laptop. Nakasuot pa rin ang headphones. Base sa marahang pagtas-baba ng balikat nito, ay sigurado si Jethro na nakatulog na ang dalaga. Marahan siyang napailing. Gusto niyang takbuhin ang distansyang nakapigitan sa kanila at yakapin ito ng mahigpit. Protektahan ito sa lahat ng sakit at pagod na nararamdaman nito. And did he love this girl? Hindi nga ba't nagtapat na siya ng damdamin niya rito noong birthday nito. Pero tila baliwala iyon kay Glyza. Dahil kinabukasan, pagkabigay niya sa CD ay kumilos lang ito ng normal sa harap niya. Hinihintay niyang magtanong ito kung bakit niya ibinigay ang CD dito. Pero hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Magkaganoon man, ay hindi pa rin niya naiwasang mahalin ito sa paglipas ng mga araw.
na nakakasama niya ang dalaga. Hoy, Bigby, natulala ka na riyan. Alam kong maganda si Glyza, pero sagutin mo muna ang tanong ko. Mahal mo si Glyza? Hukaw sa kanya ni Saida. Napabuntong hininga siya. Manhid yata ang kaibigan mo. Tanging sagot ni Jethro. Nakita niya ang pangisi ni Saida. You're in love with her, aren't you? Hindi na niya napigilang tumango. Tila nasiyahan si Saida sa sinagot niya. Kahit hindi niya ini-elaborate pa iyon. Problemado si Glyza dahil sa Emma nun. Iyon lamang ang impormasyon kaya kong ibigay sa'yo. Sabi na nga ba, that's quite enough. Maraming salamat, Saida. Iyon lang ang kailangan ni Jethro. Tumayo na siya. Saka sumilyap ulit sa kinaroroonan ni Glyza. Her lips were slightly parted. He could still remember how smooth her skin felt against his hands. Lihim siyang napaungol. Kung alam lang nito kung paanong torture ang inabot niya ng gabing iyon, naiuwi niya sa condo unit niya ang babae. Lumabas na siya ng istasyon at mabilis ay denial ang numero ni Kevin. Nakailang ring lang iyon at sinagot agad ang kaibigan ang tawag niya. Hey, Bigby, what's up? Bungad sa kanya ni Kevin. I need you to find some information for me. Aniyang hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Narinig niya ang pag-ungol ni Kevin sa kabilang linya. Anong palagay niyo sa akin ni Angelo? Private investigator? Namumuro na kayo ni Angelo ha? Sabi nito. Hindi ni Jethro pinansin ang pagpoprotesta nito. This is a matter of life and death, sabi ni Jethro. Sinabi na rin ni Angelo ang linyang iyan. Fine, this is about Glyza and I need your help so I can help her, pag-amin ni Jethro. So, magtatapat ka na? Tila na-excite ang boses na tanong nito. Nagtapat na nga, kaso walang nangyari. Tutulungan mo ba ako o hindi? Wala naman ako magagawa. Pipilitin mo pa rin akong tumulong. Pasalamat kayo ni Angelo. Marami akong romantic bones sa katawan. Kaya suportado ko ang pagiging obsessed ninyong tumulong dyan sa mga love interest ninyo. Oh, anong kailangan kong gawin? Find any information regarding Emma nun. Diretso ang sabi ni Jethro. Emma nun? As in, yung Emma nun kung saan club DJ si Glyza? Ang tanong nito. The one and only. Anong kailangan kong hanapin? Tanong ni Kevin. Ano nga ba ang dapat niyang hanapin? Kahit ano, just give me a full report. Total, yan naman ang forte mo. Walang degree sa pagiging investigador o related na kurso roon si Kevin. Pero pagdating sa pagkalap ng impormasyon, kailangan na data at nawawalang file ng kung sino mang tao ay nagagawa nitong hanapin ng mga iyon. Hindi ni Jethro alam kung anong paraan ang mayroon ito, pero dahil nga sa talento nito, ay lalong nakakaangat ang happy sa ibang istasyon. Narinig niya ang pagtawa ni Kevin. Salamat, subtle way na pamumuri mo, Bigby. It means a lot to me, coming from the high and mighty Bigby. Hindi niya napigilang mapangiti sa sinabi nito. Hihintayin ko ang report mo. Yeah, just give me a day or two. Maximum na ang 4 days. Puno ng kumpiyansa ang sabi nito. Ano nga pala ang kailangan ni Angelo sa'yo? Tanong ni Jethro nang biglang maalaala ang sinabi nito kanina. Ilang minuto ang lumipas na hindi ito umimik. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari kay Fawn in the last 5 years. Kay Fawn? Tumawa ulit si Kevin. Mukhang exciting ang nakaraan ng dalawang iyon. Mukha nga. Sa pagkakaalam ni Jethro, sa 5 taon na nagdaan ay nasa Amerika si Angelo. Posible bang doon nagkakilala ang dalawa? Ah, sa kanilang niya iisipin ang problema ng mga ito. Mas mahalaga ngayon sa kanya ang tungkol kay Glyza.
higit kanino man. Pagkatapos, nang naging pag-uusap nila ni Kevin, ay tinungo ni Jethro ang kanaroroonan ni Glyza. Mukhang mahimbing na ang tulog nito. Hindi na niya ito ginising at sa halip ay hinubad niya ang jacket at maingat ay pinatong dito. Buong ingat niya ang kinuhang laptop sa kandungan nito para hindi ito maalimpungatan. Pero hindi niya napigilan ang sarili na hawiin ang ilang hibla ng buhok na nakatabing na sa mga mata nito. Napabuntong hininga si Jethro. Pagod na pagod talaga ang hitsura ni Glyza. "Let me love you, Glyza," bulong ng binata. Dito na po nagtatapos ang ikawalong kabanata ng ating kwento. Ano kaya ang gagawin ni Glyza kapag nalaman na gusto siyang tulungan ni Jethro sa kanyang problema? Malaman na kaya niya ang totoong nararamdaman ni Jethro para sa kanya? Iyan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.